Hello mga kawaiti, magandang umaga muli sa inyong lahat. Narito ang inyong madiskarting mami. At muli sa umagang ito ay nais kong ipakita sa inyo ang aming tanim dito sa third floor. Ay dati nitong may mga tanim at ito ay naipakita ko na din. Pero sa ngayon ay namumunga ang aking sili, ayan, yung aking sili na labuyo, siling labuyo, ito, maliliit na sili. Kasi mo ipinakita ko ito dito noon, ang sili ko ay medyo maliit pa ito. Pero ngayon ay malaki na, ayun, nagbubunga na. Kaya natutuwa ako na ipakita sa inyo dahil maingay, may airplane, no? Daanan kami kasi dito ng airplane, malapit kami sa airport. Kaya nakasingit ang airplane. Ayan, no? Oh, nakita ninyo? Ang daming bunga. Ayan, no? Ayan. Ayan. Kaya kung kailangan namin ng sili, umaakyat na lang kami dito at nangunguha kami ng sili. Ayan. Hindi na kami bumibili. Ang kalaban namin dito, mga ibon. Ang dami kayang ibon dito sa hapon. At dito sila natutulog sa alatiris. No, kaya ang bunga ng alatiris ko nauubos. Ayan, no, ito ang aking siling labuyo. Masipag mamunga ito. Ganun pala ang siling labuyo. Masipag mamunga. Ayan, no. Ang dami ko na nakuha dito at saka nagtatagal pala siya. Halos sumabot na ito ng 4 months. No, 4 months na, no. Patuloy na nagbibigay ng bunga. Pero alaga ko lang siya sa dilig. Ayan, pero hindi ko siya minamultivate sa ilalim. Dahil medyo bato-bato yan dyan sa ilalim. Pero masipag siya mamunga. Umagat hapon ng dilig ko sa kanya. Kaya malaking pakinabang ang siling ito para sa amin. Dahil una-una ang anak ko napakamahilig sa maanghang. Ako hindi ako masyado sa maanghang. Ang anak ko ang siyang mahilig sa maanghang. Kaya kapag gusto niya ng sili, ay umaakyat ako dito at nangunguha ng sili. O kaya minsan siya umaakyat dito at nangunguha din ang sili na gusto niya. Kapag maanghang ang kanyang kakainin, ay kumukuha din siya rito ng sili at inilalagay niya sa kanyang pagluluto. Hinahalo niya na. Ayan. May isang tanim ako dito na hindi ko alam kung anong klaseng tanim ito. No? Pero ang laking pakinabang dahil mahilig ako minsan magluto-luto sa kahoy. Kaya marami akong mga kahoy dito dahil minsan ay nagsasaing ako sa kahoy dahil masarap ang sinaing kapag sa kahoy iniluto. Kaya nagustuhan ko. Kaya ito, ang halaman na ito, hindi ko pinatay dahil ang dahon niya ay magaspang. No? Ayan. Ayan. Magaspang ito. Oh, magaspang siya. Para siyang papel dilia. Ayan, oh, ayan siya. Kaya ang ginagawa ko, ang dahon na ito, pagkukuskusin ko ang pinalagpas natin ang eroplano, maingay. No, kapag kukuskusin ko ang kaldero, ay kumukuha ako ng dahon dito. Ito, itong dahon na ito siya kung ikinukuskus doon sa kaldero. Napakabilis matanggal nung itim, no? Yung kahoy na, yung usok na itim ng kahoy na dumikit doon sa kaldero, ay kukuskusin ko lang nitong dahon na ito. Ang bilis matanggal, lalagyan ko lang ng apog. Apog ang tawag doon sa pinagsunugan ng kahoy. Abo. Abo pala, no? Ay, samahan ko lang ng abo at saka itong dahon, no? Itong dahon ng kahoy na ito. So, hindi ko kilala kung anong puno ito, no? Ayan, no? May bunga siya, namumunga siya. Kaya hindi ko siya pinapatay kasi ang laki ng pakinabang ko dito. Malaking tulong siya, no? Kahit sa lamesa ang kahoy, ikukuskus ko siya. Pumuputi ang aking lamesa na kahoy, no? Malaking pakinabang. Nangihinayang ako na putulin, pero hindi ko kilala.
Kaya gusto ko malaman kung anong klase ang punong ito. No? Lumalaki siya, tumataas siya. Ayun, no? Ayun, hanggang doon siya, oh. Eh, may bunga siya, oh. Ayan ang bunga niya, oh. Ayan. Ayan ang bunga niya. Kapag nahinog, nagkukulay pula siya kapag nahinog. Pero kapag hilaw siya, ito ay green siya. Ayan. Masipag siya mamunga. Ayan. Pero hindi ko yan ginagalaw ang bunga niya. Hinahayaan ko lang. At may alatiris din ako dito. Ayan. Ang sipag mamunga nitong aking alatiris. Pero dahil sa binabahayan ng mga ibon, tuwing gabi, ay nawawala ang kanyang bunga. Bagamat may bunga siya, ayan, maliliit, hindi na lumalaki kaagad ang bunga niya. Dahil siguro sinusunod na ng mga ibon, nakakainin ang kanyang bunga. Pero nagsawa ako dito bago ito ay hindi na naman humihinog ang kanyang bunga. Nagsawa ako sa bunga niya. Ang daming bunga nito noon. Nagsawa na ako. Pero nung natutunan na ito ng ibon puntahan at dito na manirahan sa hapon dahil ako umahakyat dito, dumidilig ng halaman tuwing alas 5:30 dahil yun ang tamang-tamang pagdilig, ay malamig na ang lupa at hindi na mainit sa halaman ang pagdidilig ko dahil minsan sobrang init dito, ang tubig dito sa taas mainit. So mga ganong oras, 5:30 to 6 ay malamig-lamig na ang tubig, pwede nang ipandilig sa halaman. Yun, ay nakikita ko ang daming ibon dyan, ayan o, yun o, yun, doon yan sila, dyan yan sila. No, ayan, minsan natatakot nga ako eh, gusto akong lusubin ng ibon. Ayan o, anong klaseng ibon kaya yun? Ang lalaki ng pakpak. No? Kaya, mahawak ako ng walis tingting kapag ako'y aakyat dito kapag hapon na at para magdilig. Kaya, hawak-hawak ko itong aking walis tingting. Ayan, no? Kasi parang gustong bumaba ng ibon na dadagitin ako. Kaya sabi ko, baka ako ay matuka o baka matamaan ng aking muka. Kaya nag-iingat din ako na umakyat dito sa hapon dahil parang feeling ko eh ano na nila to, teritoryo na nila ito, no? Kaya ano kaya, paputol ko itong aking alatiris. Siguro paputol ko ito kasi hindi na ako makakyat dito ng hapon na medyo madilim na. Na nakukumpulan na sila dito, parang sila na yung nakatira dito sa taas. So siguro patatanggal ko yung isang sanga na yan, no, ng aking alatiris. Ayan. Pero magtataka ka dito, sa third floor ang lupa ko rito ay kakaunti lang ito nung araw, tatlong lata lang ito ng graba. Nagkaroon ng lupa dahil sa ang aking mga balat ng gulay at ng mga prutas ko na minsan hindi na nakakain, nabubulok, ay dito ko na nilalagay. Kaya pagka nadurog ay nagiging lupa. Kaya ayan, doon sa aking mga nilalagay na mga balat, katulad ng kalabasa, yan yung aking papaya, ay tumutubo. Pati ngayon sili, oh, tumubo din. Kusang tumubo. Pero yan ay tumubo doon sa harapan namin sa second floor. No, tumubo yan. Nilipat ko dito sa third floor dahil medyo masikip ang lugar doon. Nilipat ko, ayan, naginhawaan siya dito, lumaki ang sili ko. Hanggang ngayon, nagagamit pa namin, nakakakuha pa kami ng bunga. Kaya yun ang aking iniisip, ito ang aking pinoproblema, ang aking alatiris na ito. Tumaas na siya, no? Pero ang lupa na yan ay hindi yan kalaliman, hindi, at saka hindi yan marami. Nakapagtataka na ang alatiris ay tumubo. Lumalaking puno ito eh. Kaya nga sabi sa akin ng anak ko, patayin na nga daw itong alatiris dahil ang ugat daw niyan ay lumalaki. Baka sisirain ang aming buhos, no? Aming buhos na sahig na semento. Baka bibiyakin itong alatiris. Kaya naisip ko na nga siguro patatagbas ko na ito. At hindi naman kasi namumunga. Hindi na nagbibigay ng hinog na bunga sa akin. Dahil nga na binahayan na ng mga ibon tuwing gabi.
dito na yan sila nakatira. Ganitong oras, hindi mo yan sila makikita. Pero pag hapon, ang dami nila dito. Hindi ako makatayo ng ganito dito. Siguradong bumababa sila eh. Paglipad nila, bigla silang bumubulusok pababa. Kaya natatakot ako. Ayun, mayroon pa rin pala. O, bagamat maaaraw ay... Ayun o, yun, mayroon o. Ayun. Yan eh. Yan o, yun. Nung mga ibon na yun. Yun, pero mas may malaki pa yan dyan, no, na pumupunta. Kaya yun ang aking kinatatakutan na baka ako ay matuka ng ibon at ako ay masugatan. So, kundi lang, baka maya matuka pa yung mata ko ay naku, nakakatakot. No, ayan, may malunggay din ako dito. Ayan ang aking malunggay. Ayan, nagagamit ko yan. Ang aking malunggay at ang aking papaya. Ayan, may patubo na akong papaya. Ayan. No, may patubo na akong papaya. Yung papayang nandun sa loob, yung dalawa na yun, ay tinanim ko na yun. At saka yung nandun, tanim ko na yun. Ayan, may gabi kami, no? Ayan, tumubo lang yan, ang gabi namin. Hindi ko nga malaman kung saan nang galing, ba't nagkaroon kami ng gabi. Ayan, no? Pinababayaan ko lang na nandyan, dinidiligan ko lang, at hindi ako kumukuha ng dahon, hindi ko alam kung kinakain ng dahon yan. No, pero sigurado ako naglalaman yan dahil ang gabi na nakita ko noon. Nung nasabrod ako sa gilid ng bahay namin, ganyan din kalaki. At hinuhugot ng kapitbahay ko, ang daming laman. No? Medyo malambot ang lupa. Ayan, kaya ang daming laman. Kaya pareho ito ang gabing nakita ko doon sa sabrod nung nandun ako ng Brunei. Ay ganito din ang gabi ngayon na nandito na natumubo sa amin. Kaya pinababayaan ko, hindi ko pinapatay. Kaya sabi ko makakakuha ako ng laman dito. Matagal na ito, siguro may 8 months, 9 months na itong gabi ko dito. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan o. Oh. Lumalaki ang puno niya. Ayan, lumalaki ang puno niya. Tumataas siya, ayun o. Mataas ang gabi, ayan o. Malapad, lumalapad ang dahon niya. No, at saka meron din ako dito ng aloe vera. Dati ang taba-taba ng aloe vera ko. Nagkaputol-putol. Ewan ko siguro kung baka pinuputol din ng mga ibon. O, ayan o. O, nagkaputol-putol. Kaya pag umaakyat ako dito sa hapon, nagmamadali ako magdilig. Hindi ako nagtatagal. Mayroon din ako ditong tanglad. Ayan, kinagamit ko itong tanglad kapag nagsasabaw ako ng isda. Ayan, mabango yan. Mayroon pa ako, bandaron. Kaya lang iwan ko, nakakaputol-putol. Siguro inaano din ang mga ibon, no? Pinuputol din ang ibon. Ayan. So, andito yun. Ito yung itsura ng aking mga halaman na nandi dito. So, ayan, no? Ayan, ang tawag dito, tiger. Ito, insulin. Yan, ito ang insulin, no? Mayabong din na insulin. Mabilis din tumubo ang insulin. Hindi sila mahirap buhayin. Madali buhayin ang insulin. Ayan, no? Ayan, ito, serpentina. Ayan, medyo pagulang na ang serpentina. Ang dati, ang ganda ng dahon nito. Ang dahon nito, malalapad ang dahon nito. Ngayon, wala na. Kasi nagawa sa mainit. Sobrang init. Kaya ganyan. Kaya may bayabas din ako dito. May bulaklak din ako dito. Ayan, tumubo, no? Nakakatuwa. Kaya may konsuelo kang magdilig. Ayan, ayan ang aking kinasabi ko na aking tanglad. Ayan, nagkaputol-putol. Hindi ko malaman kung bakit napuputol. Mabuti yung aking bulaklak. Hindi nila kinakain ng mga malalaking ibon na yun. Ayan. Hindi nila type. Ang kinakain nila, ang siling nga, minsan nakita ko putol-putol na sa dulo. Yan o, katulad niya, no? Nakita nyo? Hindi ko yan pinutol. Ayan, siguro, tinry nila ito kung tanggalin siguro. Ayan, nagputol sila. Hindi na binalikan. Dahil siguro sa inaano nila na maanghang. Hindi nila makayang kainin na anghangan sila. Kaya, ayan, kaya mabuti naman hindi nila tumakain. Kaya, kung magkataon, di
Walang kami ng sili. Ayan, nakakatuwa, no? Ayan, na may sili kami dito. Nako, thanks God, no? Napakabait ng Panginoon na binigyan kami ng sili, ng pananim. Bagamat na ang lupa lang namin dito ay kakaunti lang. Pero tumutubo ang mga pananim. At siya naming na-harvest kapag kailangan namin. Dati, ang dami kong alokbati dito. Pero sa ngayon, dahil medyo mainit na nga, ang alokbati ko ay medyo madalang na. Ayan, no? Ayan na lang ang aking alokbati ngayon. May bagong taniman, may bagong tumubo na doon, banda ron sa baba. Siya kong alagang dinidiligan para umakyat ulit dito sa balag na ito. Yan, para mapupuno niya uli ang balag na ito. Sa ngayon, ito pa lang ang aking alokbati. Ayan, no? At ang aking malunggay, ayun, ayun. Pinutol ko yun, ang aking malunggay, ang aking kalabasa, o nalantana, o nalantana. Ayan, o. At saka dito din ako, ayan ang mga ibon, no? Naku, napakasalbahe na mga yan. Mano, matapang, di ko alam nung klaseng ibon yan. Alam nila may tao dito, pagka may tao dito, nandyan sila, pumupunta sila dito. Parang ako yung gusto nilang paalisin, ayaw nila na may tao dito. Tinatakot ako. At saka dito din na, dito rin ako nagpapaaraw. No, sa umaga, dito ako nagpapaaraw. Ayan, kaya dito sa tabi madami ako mga kahoy-kahoy dito na aking panggatong. No, kaya nakagip ng camera nakikita nyo. Marami akong mga kahoy-kahoy dito. Ayan, hanggang doon, no. Yun, kaya pagka gusto ko magluto ng kahoy, ayun, no, ang aking mga kahoy. Ayun, may hagdang kami doon. Ayun, kumukuha lang ako doon. So, muli, nagpapasalamat ako sa inyo na ay pinakita ko sa inyo ang aking lugar dito sa third floor na bagamat may kubo ako, sa kabila ng kubo naman ay kalahati ay ang pananim. Hindi ko alam kung anong plano ng anak ko dito. Ang anak kong nasa Brunei, ang siyang titira dito sa third floor. Ang plano niya yata ay magtatayo siya dito ng tatlong pinto para paupahan. Baka next year sa kanya ito eh. Oh, so maraming salamat muli sa inyo, mga kawaiti ko, mga kaibigan ko, na patuloy nandiyan kayo na nagtatangkilik sa aking mga video. Sana dalawin nyo naman ang aking mga video sa inyo naman sanang panorin. Huwag ninyo i-skip ang harang at nang magkaroon naman ako ng kaunti na coins, no? Salamat sa inyo. Dahil ako, no, umiikot ako sa bawat isa sa inyo, no? Ang inyong mga short video, tinitingnan ko yan lahat. At ako ay nagtatamsak sa inyong mga short video. Hindi nyo lang yan nalalaman. Umiikot ako. Mahilig kasi ako sa short videos. Ayan, no? Ang foam namin din na ito ginagamit. Nandito lang yan. Naka-stack lang. Ayan, ang ibaba namin. Ayan, no? Ayan. Malalim. Ayan, no? May tricycle dyan sa baba. Ayan. Ayan. Dito kami sa Makati, no? Makati Pembo kami. Ayan. Lugar ng Maya. Ayan. Ang building yun ay, ano na yun, tagig na yun. Yung may nakikita kayong building na mataas. Tagig na yun. Ayan ang mga ibon, no? Nagliliparan. Okay, so salamat sa inyo lahat at pagpalain kayo ng Panginoon sa patuloy ninyong pagtatangkilik sa aking mga videos. At nagpapasalamat ako na patuloy nandyan lang kayo na nagsusupport sa akin. Maraming salamat sa inyo and may the Lord God bless you all. Okay, bye bye na sa inyo lahat. Nandito si Mami. Bye bye. Nagpaparaw ako ngayon. Nagpaparaw ako dito ngayon, ha? Okay. Bye bye na sa inyo. Ayan yung kubo namin. Okay.